What's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so mga idol, yung ginawa nating sa A40, so ito siya, bumalik. So medyo masaklap yung nangyari. Yan, so ito, isang channel, tinamaan talaga. So pinull out ko yung isang channel. So ayan, so ito yung problema, no? Kapag yung nagpapatugtog ay medyo lasing na. Yan. So bali mga idol, yung ano kasi yung may-ari, pinahiram niya daw yung amplifier na ito. So, pinahiram niya tapos syempre napabayaan siguro habang tumutugtog yung amplifier yung speak on sa likod ng kanyang speaker box ay nalusaw. Nalusaw siya. Siguro nagkaroon ng loss connection kaya nalusaw yung speak on. So nung nalusaw yung speak on, syempre yung kanyang mga wirings nagdikit-dikit. So nagkadikit-dikit sila mga idol. So yun, tinamaan yung isang board natin. Yan. So nagano na lang siya, nagki-clip. Clip na lang siya. So dahil sa pag-short ng speaker. So yung ano natin dito, dahil ito yung pinaka ano natin na sa batch ng ating mga PCB board na pinapagawa. So hindi pa natin to kinabitan ng short protection. So wala pa itong short protection. So sa ngayon, sa mga latest na board natin na pinapagawa sa factory, so meron na silang mga short protection. Para sa ganon, may iwasan natin yung pagkasira ng ating amplifier. No, dahil minsan talaga yung mga gumagamit ay hindi talaga aware sa ganong klaseng pangyayari. Tapos yung iba, syempre, gamit lang ng gamit yung safety ng amplifier, hindi naman nila concern. Kaya nangyayari talaga ang ganitong klaseng sira. Okay, so malamang merong nasibak dito na power output. So syempre dahil sa short na ano short yung speaker. So check natin kung merong ano short. So ayan. Okay, so meron talagang shorted. Okay, so dito sa kabilang side, so walang short. So dito sa side na to, meron siyang yan, shorted. So dito merong nadali na transistor dito sa side na ito. Yan. So yan. So kailangan talaga no sa mga gagawin nating mga amplifier, so kailangan kabitan talaga natin ng short protection para sa safety na rin ng mga power output natin. At syempre safety ng mga components dito. Tapos isa pa sa idinagdag ko sa mga bagong labas ko na mainboard, nilalagyan ko na ng fuse dito between sa step end sa low rail para yung trace ng PCB or yung copper glad nya hindi basta-bastang matutuklap or masusunog. So dahil meron siyang fuse, sa fuse na yun dadaan yung ano na, puputulin na yung fuse kapag merong short. Okay, so check pa natin dito mamaya yung mga MOSFETs, kung merong nadaling MOSFETs, malamang meron din, para ma-double check natin. So yung kabilang side, buti na lang hindi tinamaan dahil hindi naman nagkaroon ng shorted dito sa kabilang side, dito lang sa kabilang channel. So ito, so yung advantage natin dito, syempre dahil tayong gumawa, madali nating i-restore. Kabisado na natin yung circuit ng design na yan.
Okay, so dito, double check natin dito kung saan yung shorted na power transistor. Minsan, isa lang naman eh, yung nagkaroon ng short dyan. Kasi napuputol naman bigla yung ano, yung main fuse niya. Okay, so ito yung transformer. Yan, yung nabibili yung transformer nito kay Sir Aldrin. No? Aldrin, so 130 yung kanyang gawa. Ayan. So 65-130. Ayan. 65-130. Okay. So yun lang yung ano ko sa inyo mga idol, yung paalala lang sa mga gumagamit ng amplifier. So kahit ano pa yan, mga factory made na mga amplifier, so ingat-ingatan lang natin syempre, lalo na pag hiniram lang natin. So double check talaga natin yung mga ano natin sa likod ng speaker, yung mga wirings natin, speak ons natin, baka nagkakaroon ng mga loss. Kasi minsan doon talaga nagkakaroon ng cost sa na nalulusaw yung mga speak ons. So medyo matagal ng speak ons, so may ano na yan, may loss na yan, nagkakaroon na yan ng loss. So syempre gumagana yung amplifier natin, imainit yan kapag losses. Iinit siya, syempre yung kalalabasan, masusunog yung ating speak on. Pag nasunog, yun na, doon na nagkaroon ng shorted yung mga speaker wires natin. Okay, so yan, so dapat yung ating amplifier, pinaka-importante, meron tayong short protection. So yung mga latest ko na mainboard, CV boards, meron na siya, silang mga short protect para yun, sa mga users na bira lang ng bira, hindi dinodouble check yung ano, mga speaker wise. So yun, matagal-tagal na rin, siguro mga 3 months na. So yun lang, nagkaroon ng problema nung pinahiram ng may-ari. Ginamit pa nila daw to sa ano, sa nung nag-battle sa Maasin last month yata yun. Nagka-technical problem naman siya doon dahil hindi na dinouble check yung ano niya, inputs. So yun doon naman nagproblema daw sa inputs niya, yung kanyang XLR. Yung pag-solder ng XLR niya naman ay yung ground niya hindi nakabit. Kung natanggal yung ground niya. So kayan, ayan. So yung kalalabasan, parang walang puwersa yung amplifier pag ganun. Okay, so hanggang dito lang muna tayo mga idol. Update ko lang kayo regarding dito. So double check lang natin para malaman natin kung ilang piraso yung sira ng mga power output. Yan, so maraming salamat. Sa hindi pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and pakiclick po ng notification bell para updated kayo sa susunod natin mga upload. Maraming salamat mga idol.